kotse ba? Feel kotse na. Hi guys, I'm Stanley Chi, yung senpai ng Turbuan for feelkotse.com. Ha? Ayun, direct mga ganun-ganun ka. Doon ko. Akala ko mga ganun-ganun ka parang. Akala ko may sakit ka pare. Hi guys, I'm your host Stanley Chi, ang inyong senpai ng Turbuan for feelkotse.com. Etong video natin, kakaibang gagawin natin dito. Hindi ito basta-basta car review, pero may kinalaman pa rin sa mga sasakyan dahil car accessories naman. Bago natin simulan ang reviewhan, like this video and subscribe to our YouTube channel dahil ang target namin this year is 300,000 subscribers bago matapos ang 2021. So simulan na natin tong unboxing review. Pero bagong lahat, tandaan, kotse ba? Feel kotse na. Oh, bakit Vincent Villa nakalagay rito? Kayo ah, magpapareview kayo sa akin. Lagay nyo naman pangalan ko, Stanley Chi. Hoy. 70mi dashcam M300. Ba, ngayon lang tayo magre-review ng dashcam ah. Kasi dati namimigay tayo, may parapol tayong dashcam nun. Ang first impression ko, dito sa box na to, para kang nagbubukas ng cellphone. 70mi is kapamilya ng Xiaomi. Ito naman eh, yung brand nila na nag-focus sa mga car accessories. Oh, very ano ah, very sleek yung packaging niya. Ito 70mi. Pagkabukas, makikita kaagad itong dalawang sticker na ikakabit sa windshield para ikabit yung dashcam. Siyempre, may manual, may English manual, merong iba-ibang salita. So, kahit Chinese, tsaka ano, Arabic. Hindi ko alam kung may nagbabasa pa ng manual sa inyo. Ha? Pero ang uso sa mga smartphones ng Xiaomi, wala nang manual kasi napakadaling gamitin. Dito, sa maliit na box, makikita ang parang rubber foam na sticker na ikakabit. And then, yung kable, charger. So, buksan natin, pakita natin sa mga viewers. Ayan, power cable. Ito lang yung itong dashcam na to pag binili nyo may kasama ng power cable pang charge. And then ito yung sinasaksak dun sa ano, saksakan ng lighter para ma-charge nyo itong dashcam ninyo. Okay, very good. Maganda yung pagkaka-package niya dun sa mga charger, yung kable. Very neat. Itong dashcam naman dito ipipil para ikakabit ninyo dun sa may kotse ninyo. And then, the 70mi, make auto-intelligent yung ibig sabihin ng mi. Yung 70, hindi ko alam kung bakit 70. Kasi, pag 69, ibang usapan yan. Pero sayang, okay rin naman kung 69mi, di ba? 70mi. Okay. M300. Nung ginamit namin ito, syempre, malinaw na malinaw siya pagka maliwanag. Pagka madilim, tapos yung headlights, tumama sa dashcam ninyo. Obvious naman wala kayong makikita. Kasi lahat naman ng dashcam, pagka tinapatan kayo ng headlights, wala kayong makikita ang image. Pero pag sa araw, kahit yung plaka na yung luneta na ano, monumento ni Rizal, yung plaka roon, eh makikita mo. Solid na solid ito. Ang resolution nito, 2304 by 1296. Ba, mas mataas pa sa HD na ano, 1920 by 1080. Ba, pwede kayong gumawa ng pelikula. Halimbawa, may mga car scenes kayo, nahuli kayo ng police, tapos wala ka kunwaring lisensya, biglang dadating si Johnny Sins na police, no? May tatlong kulay ito. Dark gray or black, rose gold, and blue. Okay? Meron itong 140 degree angle. So, mula Wigo hanggang Fortuner, eh kayang-kaya ng dashcam na to. Solid na solid ang kuha nito. Sulit na sulit. Sa presyong, ting. Bubuksan ko yung dalawang ano ha, dalawang dashcam ha. Okay, dito tayo sa rose gold. Parang cellphone din eh, no? Xiaomi talaga kasi itong reputation ng Xiaomi. Social ang packaging, madaling gamitin, tsaka very affordable and reliable. 70mi. Okay. Okay. Oh, wow. Ito yung rose gold. Parang kakulay din ng mga phone nila. Ganda ha? Okay. Buksan natin yung ano, kulay blue. Naintriga ako doon sa kulay blue kasi parang ano eh. Oo. Maganda. Kung ako baka depende kasi sa kulay ng kotse. Kaya ako pipili ng kulay. Kunyari, ang kulay ng kotse ko, white. White, bagay yung rose gold. Pag yung mga silver, yan, bagay rin yung rose gold or yung gray.
Yung blue naman kasi, may binabagayan to eh. Ba, okay din. Yung pagka-blue niya, parang bluish gray or silver blue na metallic. Medyo metallic ng konti. Okay lang. Maganda, maganda. Kung papipiliin ako, if I'll be more conservative, yung dark gray or yung black. Pero kung gusto ko medyo mas adventurous ako, etong blue ang pipiliin ko. Eto yung iba't ibang kulay ng 70mi M300 dash cam. Eto yung difference. So, blue, dark gray or black, tsaka yung rose gold. Lahat magaganda and sulit na sulit ang presyo nito kung ang kapalit naman ay yung safety ninyo ng sarili mo at ng buong pamilya mo. Kasi alam mo naman dito sa Pilipinas, minsan, huli na yung nakabangga sa'yo, ayaw pang umamin, siya pa yung galit. Hanggat sabihin mo na meron kang dashcam at meron kang preba na siya yung may mali, tsaka lang siya aamin. At biglang magpapalusot na sasabihin, kasi birthday ng anak niya, nagmamadali siya, kailangan na niya umuwi, ganun. So, kung meron kayong ganitong dashcam, kailangan bumili na kayo ng 32 gig na micro SD. Kasi hindi nakasama dito yon. 32 gig minimum para naman mas marami kayong ma-record. Sayang naman yung indie film mo tsaka yung mga gagawin mong ano, ire-record ng mga videos kung maliit lang yung lalagyan nito. 32 or 64 muna para todo. Marami kayong mare-record niyan, mga isang buwang footage. Ang impression ko rito sa 70mi na M300, ngayon lang ako nakakita ng dashcam na hindi nakakahiyang ikabit sa kotse mo. Kasi ang ganda ng design, it's very social and unique ang itsura niya. Kadalasan kasi sa mga nakikita nating dashcam, medyo squarish, masyadong malaki, sagabal sa rearview mirror. Pero ito, very sleek ang design. Tsaka yung kulay niya, ang gaganda. Hindi sa ine-etchos ko kayo ha. Kasi kung pwede lang ako bumili nito, ilalagay ko sa bahay. Hindi sa kotse, bibili ako. So ano ba naman yung sa ganitong halaga? Masisiguro mo yung safety ng sarili mo at ng pamilya mo. So there you have it, our unboxing review of the 70mi M300. I'm your host, Stanley Chi, ang inyong senpai ng turbuhan. Kita-kits tayo sa next video. Bye-bye! Thanks for watching! For the latest news, reviews, and anything you want to know about cars and car ownership, visit philcoche.com. Follow us on YouTube, Facebook, Instagram, and Spotify para hindi ka huli sa usapan. Tandaan, kotse ba? Philcoche na!